po sa inyong lahat. Panibagong araw po, panibagong tips and tricks na naman po ang ating ipapakita ngayon. Okay guys, ang hawak ko po ngayon ay Samsung J730G o J7 Pro. Ang main problem po ay Google account lock. Binary 10 po ito. April 2020 yung security patch niya. Kaya mahirap po tanggalin yung Google account lock nito via manual, pero nagawan po natin ang paraan. Okay guys, bago ang lahat po, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share and subscribe po sa ating YouTube channel. Sa baba po ng video na to, sa may bandang kanan, meron po dyan yung Retech logo. Pwedeng-pwede niyo po yan i-click at automatic po na subscribe na po kayo sa akin. At saka huwag niyo rin pong kakalimutan i-push yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga video na aking ilalabas. Okay guys, unang-una guys ang gagawin natin. Tatry muna natin to, kung papakita ko muna sa inyo na talagang may Google account. Ang sabi ng device, this device was reset to continue signing with a Google account that was previously synced on this device. Since na hindi natin alam guys, balik tayo sa pinaka. Nang una ang gagawin natin, maglalagay tayo ng SIM card. Hindi ito yung SIM trick po. Try natin basahin yung SIM. Yan, pag binasa na po, pupunta po tayo ng emergency call at tatawag po tayo. Since na hindi pwede yung 112, i-try natin yung 911. Yun, tapos cancel kagad. Subukan natin ulit. May purpose po yung pagtawag natin yan. Then, punta na po tayo sa activation. Okay. Kahit di na tayo pumunta dun sa may Google account, pwede na tayo ditong, ang importante mapalabas natin yung keyboard. Yan. Type anything. Apps, kahit hindi pala. Nakikita nyo itong setting na to. Setting ito po. Yan. Pupunta po tayo sa keyboard layout and feedback. Yan. Pupunta po tayo sa keytap feedback. Okay. Pupunta po tayo dito sa sounds and vibration. Tapos, pupunta tayo sa answering and ending calls. Answer automatically. I-on natin to guys. Yan. At dito guys yung tricks guys. Kailangan mapagsabay natin pumindot yung alinman sa dalawa para mag-crush yung apps. Ganito guys, papakita ko sa inyo. Yan. Babalikin sa magbaback siya, tapos ulitin natin guys. Dapat mapalabas natin yung apps info. Yun, lumabas na siya guys. Ito na, apps info. Click natin yan. Okay. Punta tayo dito sa settings. Block numbers. At saka pipindutin natin yung recents. Ito yung sinasabi ko na may purpose yung pag-dial natin. Para pag ipindot natin yung recents, lalabas yung dial natin kanina. Ayan na guys, emergency. Ngayon, i-click natin itong emergency. Nakikita nyo itong emergency number. I-click natin ulit. At lalabas po yung emergency number na meron pong message icon. Ito po, dito na po tayo. Ito na po yung, pag makita nyo na po yung message icon na yan, pwedeng-pwede na tayo dito pumasok. Pag nandito na tayo, ta-type, encode lang natin yung youtube.com. Ba't yan ang nilagay ko? Kasi itong kagandahan nito, makakapasok tayo sa YouTube. I-send natin guys. Okay. Ito na, may YouTube na. Pwede na natin i-click yan. Sa YouTube na tayo. Kapag nandito na kayo, siguro alam niyo na kung anong gagawin natin dito. Pero ganun pa man, kailangan pa rin natin i-proceed yung procedure. Okay? Terms and privacy. Remind me, not now, remind me later.
Punta tayo sa Techno TechnoCare. Ito yung mga kailangan natin na files, guys, na kailangan natin i-download. TechnoCare. Click start. Okay. Install natin to, guys. Tapos punta naman tayo, guys, sa isa pa, frpfile.com. Ito. Pasok tayo dyan, guys, para makakuha tayo ng launcher. Yung Apex launcher lang ang kukunin natin. Ito. Dalawa lang, guys, yung i-download natin, yung TechnoCare at saka yung Apex Launcher. Ang purpose ng Apex Launcher ay para makapunta tayo sa menu. Open. Ayan. Nasa menu na tayo, guys. Ngayon punta tayo sa settings. Hanapin natin yung settings. Ito. Then, pupunta tayo sa security. Ito, guys. Other settings. Device admin apps. I-deactivate lang natin to, guys, para ma-disable natin yung Google Play services. Ngayon, pupunta tayo sa apps. Hanapin natin yung Google Play services. I-disable natin to. Okay. Ngayon, punta tayo sa account para mag-log in ng panibagong Google account. Add account Google. Lalagay natin Yuri Tech Shop. Yan, ibaba ko lang dito ng saglit para hindi makita yung password natin. 19. Nakikita rin, ha. Medyo baba natin ang saglit. Okay. Next na natin to. Agree. Guys, may kita nyo, guys, meron na tayong account. Ngayon, i-restart natin unit, pero bago yun, kailangan muna natin i-enable yung sana yung application. Kailangan natin i-enable yung disable natin. Okay na, guys. Ngayon, tatanggalin natin yung SIM card, guys, para hindi siya mag-conflict dun sa pag-install, sa pag-setup natin mamaya pag nag-open na. Pagkatapos niyan, i-restart natin yung unit. Hey. Dito na tayo ulit sa setup. Setup natin ulit.
skip. Next. Taking too long. Ibak natin. Sulitin natin. Parang natatagalan siya. Ito saan to? Alam? See? Sigurin yan? See? And finally, we're done. And guys, dito na tayo sa tatry natin kung i-close muna natin yung TechnoCare. Yan, install na natin to. And then titingnan natin sa software information yung build number kung makaka yun, nasa developer option na tayo guys. Tingnan natin sa developer option kung ma-off natin yung OEM nya. Sa ngayon guys, wala siyang OEM. May tricks dito pero need natin yung box. Pero since na bypass na, pwede na natin yan ibigay sa customer. Pwede na to. Kahit hindi na natin i-totally remove yung, for as long as hindi niya i-reset, walang magiging problema sa customer. And guys, start natin para for assurance na bypass na talaga. Hey guys, fully bypass. Hey guys, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood, at huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.